Isang nakakahilakbot na araw. Ako si Red, ang boses sa likod ng Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Red Diaries Tagalog Love Stories. Sa episode na ito, ating muling babalikan ang Elvira Manahan case at ating pagtatagpi-tagpiin ang bawat detalyeng ating nasaliksik na may kaugnayan sa kung ano nga ba ang tunay na nangyari sa kanyang kaso. Hilakbot! Walang sino mang nag-akala na ang October 14, 1986 ang siya palang magiging isang napakalaking bangungot para sa pamilya Manahan. Ayon sa ulat ng otoridad, dakong alas 7:30 ng umaga nang may bumisita sa bahay ni na Elvira at siya'y nakilalang si Jaime Balatbat. Bagamat mukha naman daw itong kalmado, kitang-kita di umano sa ekspresyon ng mukha nito ng araw na iyon ang pagiging irritable dahil daw sa malaking pera na naipatalo nito sa kasino kinagabihan. Dahil itinuturing na business partner ng aktres, si Jaime Balatbat ay pinapasok ito ng mga kasambahay. Hindi rin naman maitatatwa na medyo malapit naman sa mag-asawang Manahan ang naturang lalaki. Madalas din daw itong kasama ng isang Ed Pugeda, isang real estate broker na siyang katuwang ni na Elvira sa pagbebenta ng mga bahay. Ayon sa detalye, inalok siya ng isang kasambahay na umupo muna sa sala at pinagtimplahan pa nga ito ng kape at hinaina ng biskwit. Sinabi sa kanya ng isang kasambahay na nagngangalang Margarita na maaaring alas 11 pa magigising ang kanyang amo, kaya kung mamarapatin ni Jaime ay hintayin na lamang daw niya ito sa sala. Pagkasabi niyon, ipinagpatuloy na ni Margarita ang paglilinis ng sala. Hindi lamang si Margarita ang abala sa pag-aayos ng bahay ng mga Manahan ng oras na iyon, sapagkat nasa dining room ang kasambahay na nagngangalang Sheila, Estrella naman na siyang tigapagluto ay nasa kusina at naglilinis din ng ibang gamit. Pagkatapos umanong magkape at kumain ng biskwit, agad daw na tumayo si Jaime. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat ay may daladala pala itong baril. Walang kaabog-abog, binaril niya sa ulo ang kasambahay na si Margarita. Otomatikong nasawi ito. Pagkatapos naman ay nagtungo siya sa kabilang kwarto at doon naman niya inasinta si Sheila na tinamaan naman sa kanang mata. Ang buong akala nga ni Jaime ay napatay niya ang kaawa-awang kasambahay ngunit milagrosong nakaligtas ito. Pagkatapos nun, tumuloy na ang suspect sa kusina at binaril si Estrella na siyang kusinera ni na Elvira na agad naman din itong ikinamatay. Nang mapadaan si Balatbat sa home gym ng tahanan ng mga Manahan, napansin ito ang isang dumbbell at kinuha ito doon hanggang sa tila wala na sa sariling umakyat at inisa-isa ang bawat silid na sadya talagang hinahanap kung nasaan nagpapahinga si Elvira. Makailang saglit, narating nito ang master's bedroom. Wala nga daw pagdadalawang isip na pumasok ito doon at pwersahang ginising si Elvira at pagdakay humingi rito ng cheque upang tuluyang makuha ang komisyon nito. Bagamat nagulat, hindi umano pinayagan ni Elvira na mismong siya ay mataranta. Magkus ay pinag-aralan niya ang sitwasyon at malumanay pa umanong kinausap si Balatbat. Umupo siya sa desk at agad na nag-issue ng cheque sa lalaki. Ang buong akala ni Elvira ay magtatapos na doon ang lahat. Subalit wala siyang nagawa nang bigla na lang din siyang barilin ni Balatbat sa kanyang ulo. Hindi pa umano nakontento at ilang ulit pa umanong hinampas ng 15-pound na dumbbell sa ulo si Elvira at pagkatapos ay dali-dali daw umalis ng bahay si Jaime Balatbat. Sa report ng pulisya, si Sheila, ang himalang nakaligtas sa pamamaril ni Balatbat, ay nagawa pa umanong gumapang papalabas ng gate patungo sa kalsada kung saan ditong at nakita siya ng kasambahay ng kalapit nilang bahay habang ito ay nagwawalis. Pati na rin si Jaime na nagmamadaling umalis para sumakay ng kanyang sasakyan ay mismo nakita rin ng kasambahay na ito. Dagdag pa ng report, ang kasambahay na ito ang mismong tumawag sa security sa kanilang lugar para humingi ng tulong. Bago pa man dumating ang ambulansya, ay isa sa kanyang kasambahay at driver ng kanilang kapitbahay ang unang dumating sa silid ng biktima.
Doon nga ay namataan ng aktres na naliligo sa sariling dugo habang nakalagpak ang muka sa kanyang work table. Ayon sa inilabas ng Chatler Asia, nadatnan pa umano ng mga rumisponde na humihinga pa si Elvira kung kaya't agad nila itong nirescue gayon din ang nakaligtas na kasambahay. Ayon sa ulat, pinilit pang i-revive si Elvira at isinailalim sa brain surgery subalit dahil sa tindi ng pinsalang natamo, binawian siya ng buhay dakong alas 7 ng gabi sa Makati Medical Hospital. Halos ikamatay naman ng kanyang mister na si Tito Manahan ang balitang ito, lalo at isa sa kanilang kamag-anak ang nagpaabot sa kanya ng masamang balita. Simula nga daw nang mamatay si Elvira ay hindi na ito bumalik pa sa kanilang dating tahanan dahil na rin sa labis na lungkot at depresyon gawa ng malagim na sinapit ng kanyang asawa. Ang primary suspect naman na si Jaime Balatbat ay agad na nasa kote ng mga pulis. Sa kabila ng pagiging malabo sa kung ano nga ba ang tunay na motibo ni Balatbat sa ginawang krimen, hindi maitatatwang may kakayahan siyang gawin ang bagay na ito bagaman itinanggi niya ang pagpaslang. Subalit hindi pa rin siya nakawala sa paghalungkat ng otoridad sa kanyang naging criminal record na pinabibilangan ng pagsugod nito sa isang US Embassy official na halos ikamatay rin ng huli. Nakulong si Balatbat 2 taon makaraan ng krimen subalit napaslang sa loob ng bilangguan. Ayon sa salaysay ng prison guard na si Patrolman Rolando Ramos, papaalis na umano sana siya sa lugar dala ng katatapos na shift nang lapitan umano siya ni Balatbat at walang pagdadalawang isip na agawin ng sospek ang kanyang baril sa bewang. Dagdag pa ni Ramos, napakabilis ng pangyayari dahilan upang akalain niyang siya ang nabaril. Subalit kalaunan, nakumpirmang ang sospek na si Balatbat ang nasawi makaraang matumba na ito sa mismong harapan niya. Maaaring isang malaking tanong kung sino nga ba ang isang Elvira Manahan, lalo na sa mga bagong henerasyon. Sa bahaging ito, ating kikilalanin lalo ang fashion icon na si Elvira at ang ilan pa niyang pinagdaanan bago sumapit ang malagim nitong kamatayan. Ayon sa isang online article, ang pagiging fashion icon ay hindi nga din isang birong bagay. Ang mga taong napapabilang sa ganitong kategorya ay lubos na naiiba ang pamumuhay kumpara sa ibang mga normal na tao. Isa nga rito, si Elvira Manahan. Ang pagiging fashion icon umano niya ay binuhusan talaga ng matinding pagsisikap, alab ng damdamin at malawak na pasensya bago makamtan ang kanyang ninanais. Kaya naman isang malaking karangalan para sa marami katulad ni Elvira ang mapabilang sa ganitong komunidad. Sa kasaysayan ng ating bansa, isa na siguro ang pangalan ni Elvira sa mga kinikilalang fashion icon hindi lang dito sa Pilipinas kundi maging sa iba pang bansa. Bukod dito, naging tanyag na aktres din si Elvira noong kapanahunan at bumida sa ilang mga pelikula katulad ng Ang Kulubi noong 1969. Pagdating sa dulo noong 1971, Alaga na inilabas noong 1980 at Ang Bagong Hari noong 1986. Matatandaang siya rin ay isa sa mga paboritong pagpipilian para sa isang community column ni media tycoon na si Eugenio Lopez Jr. upang maitampok sa Chronicle. Subalit, hindi umano ito pinayagan ng kanyang mister sapagkat naniniwala ito na maaaring magdulot ito ng problema para kay Elvira. Sa halip, inimbitahan na lamang siya ni Lopez na mag-host sa isang sitcom noon sa telebisyon na Two for the Road. At dito nga nagbukas ang ilan pang mga oportunidad, lalong-lalo na ang makilala siya ng madla. Mas lalo nga umano siyang minahal at tinangkilik ng mga manunood. Patok na patok sa madla ang makulit at bibong karakter ni Elvira sa TV show na ito. At tulad nga ng nabanggit, ito ang nagbukas ng maraming pinto ng oportunidad para sa isang Elvira Manahan. Dito na nga din siya nag-umpisa bilang isang aktres sa mga pelikula. Lumipas ang panahon at halos handa na ring mag-retire ang mag-asawang Manahan. Subalit sadyang napakamapaglaro ng tadhana. 60 years old na si Elvira nang makilala at naging kaibigan nila ang nagngangalang Jaime Balatbat na sa tansya di umano ni Elvira ay may kondisyon sa kanyang pag-iisip. Nasabi ito ni Elvira sapagkat lagi umano siyang tinatawagan ng lalaki at dito nga't nagkikwento ng mga problema sa buhay.
Likas naman kasi mabait at maaalalahanin si Elvira kung kaya't pinakikinggan umano niya ang mga kwento nito hanggang sa dumating sa puntong pinayuhan na lamang niya si Balatbat na magpakonsulta sa isang psychiatrist. Ngunit ang inaakala nilang nabuong pagkakaibigan ang siya palang maghahatid kay Elvira sa isang malagim na katapusan. Hindi rin siya nakaligtas sa mata ng publiko sapagkat ayon sa isang artikulo na pinamagatang Elvira Manahan, Society and Fashion Icon Remembered, itinuturo na nagkaroon di umano ng relasyon sina Balatbat at Elvira. Noong panahong iyon, 27 anyos pa lamang si Balatbat at sinasabing hindi malayong magkakagusto ito sa isang 60 anyos na si Elvira. Ngunit pinabulaanan ito ng mga malalapit na kaibigan ng mga Manahan. Karagdagan sa saliksik ng Team Haunted History mula sa blog site na Remembrance of Things, sinasabing ilang buwan makaraan ang pangyayari, isiniwalat ng direktor na si Lino Broca na pinag-ingat ng isang psychic ang kaibigan at sikat na singer/actress na si Armida Ponce Enrile Siguion Reyna sapagkat nakita umano nito sa isang bisyon ang pagkasawi ng isang kilalang babae na naninirahan sa Forbes Park. Ayon dito, mamamatay daw ang kilalang babaeng ito sa kanyang sariling kwarto at sinasabing kulay pink ang nakita nitong kulay ng mga kumot at maging ng bedsheet sa kanyang vision. Dahil sa takot, sinasabing pinasunog ni Armida ang lahat ng mga bedsheet sa nabanggit na kulay at nagtungo pa umano ito sa Amerika upang magpalipas ng kanyang takot. Hanggang sa isang masamang balita ang nakarating sa kanya at ito nga ay patungkol sa malagim na sinapit ni Elvira. Ayon pa sa kwento ng dating direktor, ang unang tanong umano ni Armida sa mga kaanak ni Elvira ay kung anong kulay ng kanyang bed linens. At sinagot naman siya ng mga ito na pink. Haunted History. At inyong natunghayan ang ating pagbabalik tanaw sa Elvira Manahan case at ang pagtatagpi-tagpi natin ng mga detalye na ating nasaliksik kaugnay ng kaganapan sa mismong araw ng kanyang kamatayan. Kung nagustuhan mo ang episode na ito, mag-iwan lamang ng komento, pindutin ang subscribe button at ang notification bell para sa mga susunod pang Hilakbot Haunted History. Muli, ako po si Red, ang boses sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Red Diaries Tagalog Love Stories. Hanggang sa muli. Mga solid HTV positive at kasindak, ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories at Hilakbot Haunted History.